Hi guys, maligayang pagbabalik muli sa aking channel, si Ray po ulit. Nagbabalik na naman para sa panibagong update regarding sa COVID-19 cases ngayon dito sa Saudi Arabia, pati na rin sa buong mundo at sa Pilipinas. At bago ko umpisahan, kung ikaw na nanonood sa akin ngayon at bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe at i-click mo na din yung notification bell na katabi para ma-notify ka at updated ka sa mga bago kong upload na video. Bago natin puntahan yung pinaka-highlight ng video na to ang regarding sa update ng COVID-19 cases dito sa Saudi Arabia, atin mo nang alamin ang latest na update ng COVID-19 sa buong mundo. So ayon sa inilabas na impormasyon ng World Meters Info, as of January 4, 2021, ang coronavirus cases na ngayon sa buong mundo ay meron na ngayong 85,589,672, at yung bilang na ngayon ng mga namatay dahil sa COVID-19 sa buong mundo ay meron na ngayong 1,852,470, at yung bilang na ngayon ng mga recoveries ng COVID-19 sa buong mundo ay meron na ngayong 60,551,192, at yung active cases pa ngayon ng COVID-19 sa buong mundo ay meron pa ngayong 23,186,010. So yun yung latest na update ayon yun sa World Meters Info as of January 4, 2021, 4 PM oras yun dito sa Saudi Arabia. Ngayon naman atin na maalamin ang mga bansa na may pinakamadaming COVID-19 na case as of January 4, 2021. So ang bansa na nangunguna na may pinakamadaming COVID-19 na case ay nangunguna pa rin yung bansang USA na meron ng mahigit 21.1 million na case. Pangalawa yung India na merong mahigit 10.3 million na case. Pangatlo yung Brazil na merong mahigit 7.7 million na case. Pang-apat yung Russia na merong mahigit 3.2 million na case. Pang-lima yung France na merong mahigit 2.6 million na case. Pang-anim yung UK na merong mahigit 2.6 million din na case. Pang-pito yung Turkey na merong mahigit 2.2 million na case. Pang-walo yung Italy na merong mahigit 2.1 million na case. Pang-siyam yung Spain na merong mahigit 1.9 million na case, at pang-sampu yung Germany na merong mahigit 1.7 million na case. So yun yung mga 10 bansa na may pinakamadaming COVID-19 na case as of January 4, 2021. Ngayon naman atin na maalamin ang latest na update ng COVID-19 sa Pilipinas. So ayon sa data ng Department of Health or DOH Philippines, ang total cases na ngayon ng COVID-19 sa Pilipinas ay meron na ngayong 478,761, matapos yung madagdagan ng mga positibong case na naitala ngayong araw na to na merong 959. At yung mga probinsya o lungsod na may madaming case na naitala ngayong araw na to ay nangunguna yung Quezon City na merong 73 na bagong case, Davao City 70, Rizal 58, Agusan del Sur 44, Laguna 41, at yung active cases pa ngayon ng COVID-19 sa Pilipinas ay meron pa ngayong 21,219, at yung bilang na ngayon ng mga recoveries ng COVID-19 sa Pilipinas ay meron na ngayong 448,279, matapos siyang madagdagan ng 26 na reported recovery ngayong araw na to. At yung bilang na ngayon ng mga namatay dahil sa COVID-19 sa Pilipinas ay meron na ngayong 9,263, matapos siyang madagdagan ng 6 na bagong death na naitala ngayong araw na to. At yung Pilipinas ngayon pang number 29 pa rin sa buong mundo na may pinakamadaming COVID-19 na case ayon niya sa World Meters Info. Ngayon naman atin ang puntahan yung pinaka-highlight ng video na to ang regarding sa update ng COVID-19 cases na kung saan man ako ngayon dito sa Saudi Arabia. So ayon sa Ministry of Health or sa dashboard ng Ministry of Health Saudi Arabia, ang total cases na ngayon ng COVID-19 sa Saudi Arabia ay meron na ngayong 363,155,
matapos siya madagdagan ng mga bagong case na naitala ngayong araw na to na bahagyang tumaas na merong 94 at yung Saudi Arabia ngayon pang number 36 pa rin sa buong mundo na may pinakamadaming COVID-19 na case ayon yan sa World Meters Info. At yung bilang na ngayon ng mga recoveries ng COVID-19 sa Saudi Arabia ay meron na ngayong 354,609 matapos siyang madagdagan ng 166 na bagong recovery na naitala ngayong araw na to. At yung active cases pa ngayon ng COVID-19 sa Saudi Arabia ay meron pa ngayong 2,290. At yung bilang na ngayon ng mga namatay dahil sa COVID-19 sa Saudi Arabia ay meron na ngayong 6,256 matapos siya madagdagan ng 10 na bagong death na naitala ngayong araw na to. Ngayon naman atin na maalamin ang breakdown ng mga bagong case na naitala dito sa Saudi Arabia na 94. So ang region na nangunguna na may pinakamadaming bagong case sa loob lang ng 24 hours ay nangunguna pa rin yung Riyadh region na merong 34 na bagong case, Makkah 28, Eastern Region 15, Medina 6, Northern Borders 3, Al Juf 2, Najran 2, Tabuk 1, Azir 1, Jazan 1 at Al Qasim 1. So yun yung mga breakdown ng mga regions dito sa Saudi Arabia doon sa bagong case na naitala ngayong araw na to. So dito sa Saudi Arabia, magandang balita kabayan. Kasi ngayong araw na to, below 100 na lang ang bagong case na naitala dito sa Saudi Arabia at mas madami pa din kada araw yung bagong recovery na naitala. Pero kahit ganun pa man, tuloy-tuloy pa rin ngayon yung aksyon na ginagawa ng Saudi government at ng Ministry of Health para labanan si COVID-19, lalo na ngayon yung bagong strain ng COVID-19 na kumakalat sa iba't ibang bansa. At ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung campaign nila para sa libreng bakuna, para sa lahat, para sa COVID-19, at para sa mga kapwa kong kabayan or OFW na may iba't iba pa kayong katanungan regarding sa COVID-19 cases ngayon, maaari nyo lamang bisitahin yung official website ng Ministry of Health, pati na rin yung iba't iba nilang social media platforms, at maaari din kayong tumawag sa Ministry of Health hotline na 937. So yun lang for today yung latest at mabilisan na update regarding sa COVID-19 cases ngayon dito sa Saudi Arabia pati na rin sa buong mundo at sa Pilipinas. Everyday ganun pa rin, padami ng padami pa din yung COVID-19 na case kaya patuloy ko pa ding ipapaalala sa inyo. Lalong-lalo na sa mga kapwa kong kabayan or OFW na nandito ngayon sa Saudi Arabia na magdoble ingat pa rin tayo, gawin pa rin natin yung mga paraan kung paano natin maprotektahan ang ating mga sarili laban sa COVID-19 kagaya ng patuloy pa rin natin pag-practice ng social distancing at yung ugaliin pa rin natin laging maghugas ng kamay gamit ang sabon na tubig kasi isa yun sa pinaka-effective na way o paraan para labanan natin si COVID-19 kasi recommended siya ni World Health Organization at patuloy pa rin natin gawin yung pagsuot ng face mask pag nasa labas tayo or nasa public. At dito ko natatapusin tong video na to. So sana tong video na to kahit papano ay nakatulong siya sa inyo. Kaya kung ikaw na nanonood sa akin ngayon at nagustuhan mo tong video na to, huwag kalimutang mag-like or mag-share. At kung hindi ka pa rin nakapag-subscribe hanggang ngayon, please don't forget to subscribe. At i-click mo na din yung notification bell na katabi para ma-notify ka at updated ka sa mga bago kong upload na video. So that's it for now guys. Thank you for watching. See you in my next video or update. Bye!